Hello mga katropa, maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel. Nalabas muli ng video si Jose Alarena. These videos belong to the rightful owner, Jose Alarena. Makikita natin dito kung ano bang pinaglalaban ni Jose para kay Nanay Jose. Tara, panoorin natin. Pero para takutin, i-delete mo lahat ng interview mo sa akin, Kuya Jose. Hindi rin ako papayag. Haharap tayo. Haharap ako kahit nasa husgado. Haharap ako. Natama. Lang yung sinabi ko. Hello, Timose. Ito po ang aking one-on-one interview kay Nanay Josie noong 2019 matapos magpalabas ng video sina Donalyn at kanyang mami noon. More than 1 hour and 20 minutes po ang buong interview, pero hindi ko po ilalabas lahat ngayon. Sa video na ito, sinagot ni Nanay Josie ang ilang mga paratang sa kanya. 2019 pa lang po, tinatakot na nila kami ni Nanay na kakasuhan kapag hindi i-delete ang mga videos. Kaya noon pa lang, pinaghandaan na namin ni Nanay itong laban na to. Ito po ay labanan ng prinsipyo at hustisya sa mga kababayan nating namamatay sa kalsada araw-araw nang hindi man lang napapakinggan ang mga boses at kwento nila. Sa ngayon, my team is 100% ready to fight. Yes, hinihintay na lang po namin ang kaso nila. Pero habang naghihintay ako, I will post videos leading to Nanay's death. Nung nakita ng dalawang mata ko na namatay siya sa tabi ng kalsada, ipapakita ko rin sa inyo bakit ako nagagalit ng ganito. By the way, Team Jose, naganap po ang interview na ito bago ang aming meeting nila Donalyn at kanyang pamilya noon. Narito po. Bakit nang galaiti kayong bigla? Kayo ang lumantad sa sarili nyo. Never akong bumanggit isa man sa inyo. Ang kaso, bumato ako sa langit, tinamaan na galit. Ganun lang siguro yon. Nangistay niya ako doon. Nay, teka, tumira ka sa kanila ng matagal, 2 years pa, putol-putol. Bakit ka umalis doon? Eh, sayang yun. Yun yung tirahan mo eh. Ano yun? Aminin mo sa hindi. Pinalis mo ako eh. Sabi mo, kakailanganin mo na yung pwesto. Ano yun? Pinatira ka sa isang ano ba, apartment building ba to? Hindi. Ano? Doon lang kami sa garahe ng bahay. Sa garahe ng bahay. Doon lang kami sa labas. Nilagyan lang kami takip doon nung isang naggagawa. May higaan? Yung higaan ng mama niya, nakamatayan ng mama niya, yun ang higaan. Actually, yung higa ko, tulad din na nakikita mo, kuya, may kutsyon naman ng ganyang kalaki, itutumba lang ako doon, ganon. Sa wheelchair pa rin ako nakahiga. Never ako gumamit ng ano doon, ng kama. Kung ano itong hinuupuan ko, sasakyan ko, higaan ko, yun na yun. Eto so, paano, bakit ka umalis doon? Umalis nga ako, kuya, dahil one time, pumunta yata ako doon sa isang kapatid ko, nakapag-vacation ako ng ilang araw doon. And then, mga gamit ko, naiwan din naman doon sa garahin, tinutuluyan namin. Pagdating ko, nagulat ako. Nandun na lang yung gamit ko doon sa tapat ng gate nila. So, Nay, bakit ka pinaalis? Kasi papaupahan niya yung lugar? Opo. Ah, kasi hindi. Pinatira ka niya sa parang apartment niya, no? Hindi parang apartment, sa garahe lang ng bahay. Ah, okay, oo. Oh, sa garahe ng apartment niya. Tapos, pinaalis niya kayo doon dahil, sabi niya, may titira na, parang ganon. Wala ang titira. Hindi, sabi niya. May papatira siya. Sabi niya, ano na, kailan kayo alis? Sabi niya, ang tagal na to. O, ang tagal ko na nga nagpapagawa ng bahay. Sabi niya, nandito pa rin kayo hanggang ngayon. Sabi ko, maghintay ka lang dahil may bagyo.
Hindi ko lang mailabas pa yung gamit ko. Hintayin mo. Pagalis ko. Ito sabi niya. Tapos nung tumira ka sa bahay nila, nagdadala ka ron ng mga kalakal. Mahilig ka ron magdala ng basura. Kasi pinapaupahan pala doon niya yung bahay na yon. So nahihiya siya, parang hindi pwede yan. Alisin mo yung mga kalat mo, parang ganon. So pasensya ka na kung basura sa iyo yung kuliklik ko at saka yung mga wheelchair na nagkaroon ng damage kaya hindi ko naman tinatapon. Pag nasira isang wheelchair ko, ginagawa na ng paraan itong kasama ko. Ah, pinapalit yung parts. So, Kinukuha mo yung parts ko. Kasi may na-interview rin ako. Pero pasensya ka na, ganun yung mga sasakyan ko. Pero nag-uwi ng kalakal, kukulang yung garahe pag ako nag-uwi ng kalakal. Ito. Then tumutulong din daw pala si Donalyn sa'yo ng palihim. Hindi lang niya sinasabi sa nanay. Oy, katulad na nasabi ko sa'yo, maraman na nag-artista, simula nag-artista kasi hindi pa siya artista, wala siya may bibigay sa akin. Binigyan ako na 2,000 lang yan. Yung huli, nakaratay ng mama mo, binigyan ako na 1,000. Sabi, itaya ko daw sa loto. Pero hindi ko tinaya, pinili kong pangkain ko, tsaka ng ibang kailangan ko. Yung pangalawa, dumalaw sa simenteryo, araw yata ng patay yun. Tinext niya ako na magkita kami, okay, fine. Nakipagkita ako dahil nandiyan lang ako sa malapit eh. Pumunta ako. So, nung paalis na, binigyan ako 1,000. Yun lang. Wala na. Mag-comment man siya kung maraming beses niya akong binigyan tulong. Tulong ba yun? Ito, ayaw mong ipadelete ang video kasi ang tapang mo, bilib ako sa'yo eh. Ngayon, ano ang magpapayag sa'yo na ipadelete yung video? Wala, parang may katiba. Anong, bigyan mo ng kondisyon, ano kaya? I-delete ang video basta ay, wala, walang kondisyon, walang, hindi mo ipapadelete? Hindi ko papadelete. Hanggat maaari, ayaw kong madelete. Para lumabas ang katotohanan. Dahil wala nang evidence, sinabi ko, sinabi niya, i-delete yung ano. Pwedeng verbal na lang pa nang maging usapan. Walang katibayan. Yan naman pagbibidyo mo sa akin, papatunayan ko naman yan eh. Never ako magsasalita na hindi ko kayang patunayan. At ayaw kong magsalita na sa isang tao na nasa, nakatalikod sa akin. Gusto ko harapan dahil ayaw ko rin nangyayari yan sa akin. Kung ano man ang nagawa mo, kung mali ka man sa nagawa mo, masaktan ka, masasabihin ko, masaktan ka na, huwag lang sa ibang bunganga mo madidinig. Yun lang ako. Sabi na gano'n. Sabi na yun. Nay, let's pray for peace. Let's pray for peace, let's pray for love. Darating yan soon. Darating yan. Maraming salamat sa'yo.